Kasi sa BEC, saka sa simbahan, diyan meron kang avenue to share your talent, to share your resources. Taga rito ako, dito ako pinanganak sa Tanyong. Kaya yung aking devotion kay San Bartolome, talagang malalim. Nakilala ko siya dito sa Cruz ng Mata ko. So dito kami nabuo bilang isa. Wala naman nata ako sa kanya, so nakatapos ako. Lahat utang ko sa kanya. If we have some problems, if we have that thing that we need to achieve, we ask San Bartolome, our patron. Poblasyon ng Malabon, makikita ang magnipikong simbahan ng parokya ng San Bartolome o kung tawagin ng marami ay San Bartolome de Malabon. Sinong hindi mamamangha sa magandang simbahang ito? Mula sa iconic nitong mga haligi hango sa isang sikat na templo sa Greece, sa marilag nitong dome at bell towers, sa masining nitong kisame, at sa makalangit nitong mga imahen. Sa likod ng mga natatanging katangiang ito ay ang malawig na kasaysayan ng simbahan. Patunay dito ang historical marker na in-unveil ng National Historical Commission noong 2015. Kinikilala rin ito ng City Government ng Malabon bilang kauna-unahang landmark ng bayan. Bakit naman hindi? Panahon pa kasi ng mga Kastila nang itayo ito. Ang ating parokya ng San Bartolome ay nagsimula bilang isang munti na kapilya, no? Kung tawagin noong araw ay bisita. May 21, 1599, naging bisita siya ng Tondo. Naging hiwalay na parokya ito noong 1614. Gradual ang pagtatayo ng simbahan. Itinayo ang mga unang bato noong 1622. Idinagdag ang transept noong 1835 at ang dome at dalawang pasilyo noong 1854. Actually, yung church per se is original yun. Kumbaga, minikapan lang siya eh. Yung altar, so nilagyan lang ng mga decoration. Pero as is siya, na ganun din ang kanyang picture. Makita niyo yung 1861 na nakalagay. Yun refers to the facades. Kasi dati wala yun. 1861, nung na-additional, may mga columns sa harap. At yung namang harap na yan, originally, buo yan hanggang loob. Kaya lamang, binomba ito eh. Ng mga hapon. Kaya nabasag at mabuti na lang ang na-preserve. Isa pa sa mga na-preserve nila ay ang mga unang kampana ng simbahan. Originally, San Bartolome has 7 bells, 4 from the left side and 3 from the other side. 2 of those bells are dedicated to Santa Rita de Casia. Another bell, or the big bell, dedicated to the patron, San Bartolome. The other one is dedicated to the mother of the Augustinian friars. One's dedicated to Father Guillermo Diaz, the priest minister of Malabon from 1881 to 1885. Noong 2014, ipinagdiwang nila ang 400 taon ng pagkakatatag ng parokya. Sa paglipas ng panahon, dumami pa ang mga establisimento. Yung sa labas, nito lang yung ka 400 years pinatapos. Like yung aming yung fountain doon, yung arch sa labas, at saka yung stage. Side ng aming church, makita niyo yung chapel where the relics of San Bartolome
and St. John Paul II, given by Pope Francis para sa aming quadricentennial anniversary celebration.